Nagpaplano sana akong mag-take ng board exam. May alaga ka. May gawaing bahay ka. May trabaho ka. Wala kasi kami car. Wait, watch na kayo para magpa-car na kami. Good morning, guys! So, update lang tayo. Ngayon, nagpaplano sana ako mag-take ng board exam. So, kinumpleto ko na yung mga requirements ko. Actually, most of them naman talaga meron ako. May nadagdag lang yung certificate of undertaking, which is kinuha ko sa school namin. So, parang it took like 8 days bago ko siya nakuha. So, to be safe, tsaka ako mag-i-schedule ng submission once na nakuha ko na, which is nakuha ko na kahapon. So, I'm planning na to file siguro mga next week na lang. By the way, guys, nga pala, I graduated year 2010, so ngayon ay 2022 na. So, parang it took me like 12 years before I decided to take the board exam. Actually, may mga instances na talaga plano ko na mag-take ng board exam. Like, gumraduate ako, karoon ako ng baby. So, after that, I plan to take the board exam. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Nagtrabaho ako. And then, I flew to Dubai. Then, afternoon, nag-resign ako. Sabi ko, uwi ako ng Pilipinas, magtitake ako ng board exam. That was 2016. So, yun ang plano nung pag-uwi ko sa Pilipinas. Pero nung uwi ako sa Pilipinas, unfortunately, yung asawa ko na naiwan sa Dubai ay nawalan ng trabaho. So, nung nawalan siya ng trabaho, no choice ako, I have to look for a job here in the Philippines. So, naganap ako ng trabaho. And until now, nandun pa ako sa company na yun. So, kaka 6 years ko lang. So, ngayon, ang ginagawa ko, nagpe-prepare ako for the board exam. Then, nagtatrabaho ako. Halo-halo na yun nasa isip ko. So, sana, maipasa natin to. Self-review nga lang pala ako, guys. Hindi ako nag-enroll sa review center. And, take note, hindi ko pinapaalam sa maraming tao na mag-take ako ng board exam. Kasi, first time ko mag-take ng board exam. So, gusto ko maipasa. So, if ever hindi, syempre, gusto ko yung sakit. Konting tao lang nakakaalam. Gusto ko nga ako nga lang eh. Nga lang hindi ko naman pwede itago sa asawa ko. Kasi nga, syempre magtataka naman siya, ba't ka nagbabasa, ba't ka umaalis, nag-aasikaso ng requirements mo, di ba? Syempre, at this point of my life, parang gusto ko, once and for all, maging proud yung mom ko. Since wow, pagka-graduate ko, hindi na ako nakapag-take ng board exam. Hindi ko na practice kung ano yung tinapos ko, kung ano yung ginastusan niya nung college ako, which is parang half a million ata magpa-aral ng nursing that time. So yun, I pray to God sana makapasa ako. Guys, ang kagandahan pala ngayon, nag-work ako from home. So, parang nag-work ako from home since nag-pandemic, March 2020. At hindi pa ako bumabalik sa office since then. So, I think papabalikan ako sa office niyan mga, mga January next year. Ano bang struggle ko? Struggle ko, yan nga. Aside from busy ako sa work, ganyan. Basta struggle ko ngayong time na to na nag-review ako. Hindi ako makapag-focus kasi ang daming ginagawa. Hi guys! So, today siguro mga pang... Kailan ba ako nag-start mag-review? Medyo matagal-tagal na rin kaso ang dami ko kasing ang dami kong pause, ang dami kong excuses para makapag-review. So, today, ang araw ngayon ay Saturday. So, supposedly, we will be going to my in-laws. So, pinauna ko na lang sila. Ina lang muna ako sa mama kasi hindi pa talaga ako, honestly, hindi pa talaga ako nakakapag-review na sobrang review. Anyway, I'm talking about the board exam, no? So, hindi pa ako nakakapag-review ng asing review dahil yun nga. Ang hirap kasi mag-review. Excuse na naman to.
ang hirap kasi mag-review kapag may alaga ka, may gawaing bahay ka, may trabaho ka. Ang ginagawa ko ngayon, umalis sila. So, ang ginagawa ko ngayon, nagpaiwan ako para makapag-focus ako sa review. Though, mayroon siguro pumapasok sa utak ko. Hindi ko na yung notebook ko, wala pang laman masyado. Mayroon siguro pumapasok sa utak ko. Medyo tamad lang din ako magsulat. Pero sana, lumabas sa mga board exams. So, ano ba yung mga ginawa ko? So, ang ginawa ko is, nagsasagot ako ng mga sample questions sa cellphone o kaya dito sa notebook ko. Pero syempre, cellphone pa rin. May mga question dito sa cellphone ko. Sa notebook ako nagsusulat. And then, nasulat ko yung mga rasyonale. Syempre, I make sure na naiintindihan ko siya. Minsan kasi hindi pumapasok. So, usually, nag-aaral ako sa gabi kapag natulog na si Zia. Pero ang nangyayari, hindi ako makapag-aral na mabuti dahil inaantok na ako. Kasi si Zia natutulog siya ng mga 9. So, inaantok na ako. Hanggang ano lang ako siguro nag-review mga 11, 12 na maximum matutulog na ako. Kasi inaantok na talaga ako. Baka hindi rin pumasok sa utak ko. Ayun. So, review tayo ngayon. Pufocus ako ngayon sa board exam para maipas ako. Sana first take. Pasa. Diyan muna kayo. Mag-review muna ako. Guys, dahil din na kinain ang powers ko, nag-enroll ako kay Astig Nurse for final coaching. Ayan, online lang siya. And then, pinadalang kami ng mga materials. 10 days straight to, from November 1 to November 10. Ang board exam ay November 12 to 13. Nahatira na lang din ako ng merienda. Kasi talaga maghapon to eh. Hanggang 8 na. Nag-rent kami ng hotel. So, this is the hotel na narentahan namin ng asawa ko. So, very, comfortable. This is the first day of exam. This is my room. And this is the school. Oh.
God. There's a ceasing or one of a kind, for theirs is a vocation incomparable to others. And for this, we pray for the gift of renewed strength and devotion for them and all nurses in general. Spare them the extra patience, kindness and compassion to overcome the demands of their work. Channel through them your healing touch. And finally, we pray that you protect and bless all our nurses and everyone who have devoted themselves to tend for the needs of the sick and the dying. For it's through them that your healing presence will be delivered, especially to those who need it the most. All this fervently ask. Amen. Congratulations and welcome. And follow up your week.